Hi, welcome back to my channel. Mommy Say here again, and I'm back with another video with my Niggy. Alright, so wala namang masyadong ganap mga mommies. Today's video is just a random video since today is to December 29 at 2 days na lang. Happy New Year na mga mommies! Yay! So ano bang mga handa natin mga mommies ngayon? Ano bang pinagkakaabalahan natin? Anyways, papakita ko lang sa inyo yung aking mga piniprepare. Akin talaga! Hindi naman ako ang chef dito sa bahay. Yung piniprepare ng aking dusawa para sa aming New Year's Eve. Basically, gusto ko kasi i-celebrate itong taon talaga na ito at yung pagsalubong sa 2021. Kasi we've obviously, mga mommies, lahat naman tayo nakaranas from January of 2020 pa lang hanggang ngayong buwan na ito, yung grand finale ng 2020, hindi pa rin talaga magpaawat yung 2020. So, the fact na nandito tayo, buhay tayo, healthy tayo, walang masamang nangyayari sa atin, it's definitely worth to celebrate. Kaya, by December 31 sa New Year's Eve, gusto ko talaga is happy nating sasalubungin or happy naming sasalubungin yung 2021. And I hope ganun din kayo. Kasi last year, 2019, bago magpalit yung taon, I was pregnant that time. Parang 3 months or 2 months pregnant ako. At nandun pa rin ako sa stage ng hyperemesis. Ano yun? Basta yung morning sickness, yung extreme morning sickness, so hindi ako nakapag-celebrate, nakahiga lang talaga ako. And so, ang ending, buong taon akong nakulong nung 2020. So, ngayon, gusto ko talaga siyang salubungin ng masaya, happy, cheerful, energy, with full of energy and positive vibes para ganun yung magiging buong taon naming 2021. Katulad yan, magulo, maingay si Miggy. So ganun ko siya gustong salubungin. Kaya punong abala talaga ang aking asawa sa pagluluto at pagpre-prepare ng mga pagkain. Although 4 or 5 lang naman kami dito sa bahay. Pero gusto ko pa rin i-celebrate. Diba? So, ano nga bang mga natutunan natin this year, 2020, mga mommies? Ako, ang mga takeaways ko ngayong 2020, ano ba? Well, hindi naman ganun kasama para sa akin yung 2020 because this year, I gave birth to a wonderful baby sa aking unika iha na si Gianna. So, napaka-memorable ng taon na ito sa akin at sa aming lahat kasi dumating yung aming prinsesa sa buhay, which is Gianna. But, of course, other than that, lahat naman tayo maging memorable tong taon na ito. Hindi natin ito makakalimutan because of everything that happened. What matters pa rin is yung resiliency natin na, alam niyo yun, na patuloy pa rin nagiging hopeful at kahit anong ibato sa inyong problema, pagsubok, hindi nawawala ng pag-asa. That's how we are as a Filipino. Napaka ano naman ang speech para naman tayo nasa ano niyan, public, ano, para tayo nasa ano, press conference, feel ko naman. Anyways, yun nga mga mommies, yun lang yung takeaways ko is it's very important to take care of our health, diba? Health is wealth kasi, diba, tingnan mo, maraming nawalan ng trabaho, nawalan ng hanap buhay, nagbago talaga yung buhay natin, pero yung health natin, hindi siya dapat ibinabaliwala.
So yun talaga yung importante. As much as possible, kailangan unahin natin lagi yung ating health, pahinga, para malakas yung resistensya natin. And also, yung taon na ito is natutunan kong mas bibigyan ng pagkakataon yung sarili kong magpahinga at bigyan ng time yung pamilya more than anything else. And I appreciate na kahit ganito yung naging takbo ng taon, hindi ako nawalan ng trabaho. And I got to keep, I stayed in my job. Hindi kami pinabayaan ng kumpanya. So, sobrang thankful ako doon. And blessed. So, I hope that ganun pa rin. Continuous pa rin ang mangyayari sa 2021. Anyway, sana sa mga nakakaranas talaga ng nawala ng trabaho, nawala ng hanap buhay, ng pagkakakitaan ng source of income, hopefully this coming year magbago na ang pagkakabuhay, magbago na yung kapalaran, yung kinabukasan para sa ating mga pamilya. So, today, papakita ko sa inyo kung ano yung aming mga hinanda. Wait lang kayo. Alright, so papakita ko sa inyo yung ref namin. Ayun, smile ko. Ayan, unang-una, meron kaming red wine pang sosyalan. Charot! Brand niyan is Maria Clara. Bukas naman yan. May ginagawa ako eh. Tapos, ito, meron kaming fruits. Hindi pa yan kompleto. So, bilog-bilog. Kasi magmamahal na yan sa 31, kaya bumili na ako. Or bumili na kami. And then, ayan, handa rin naman. Yung nakaka-relate mga mamis, may handa kaming Lux Organic Soaking Gel. Meron kaming Jeju Aloe Vera Ice. Parang raptor na ito. Hindi actually, pero pakita ko lang sa inyo yung aming ahihahanda. Ito pagkain ni Gianna yan eh. And ito, leche flan. Yan, ginawa ng aking asawa, mga leche flan. Tapos yun, macaroni yun, ay nung Pasko pa yun eh. So, yun pa lang yung nagagawa namin so far. Tapos, meron din kaming, ayan, buko pandan. Ito, ito yung alright, so yun mga mamis, nakita niyo yung aming na-prepare na food. Kulang pa yun, so magpa-barbecue kami, tapos balak din namin mag parang samgyupsal effect. Well, may lettuce, as may dip, gusto ko yung ganun, very vegetarian ang peg ko. Tapos mag-hotdog in stick kami with marshmallow, ihaw with the kids. Tapos magkakaldereta. Wanda! Pwede ba mag-ano tayo? Mag-swap? Anong tawag sa ganun, babe? Trade-in? Yung palit ulam? Ganun. Tapos, spaghetti of course. Hindi mawawala ang daddy spaghetti na paborito ng aking mga anak. Tapos, yun lang, cake. Tapos, yun. Matatapos siguro itong video na to ng Wala lang. Yun nga, anyway, so 2 days na lang mga mamis, mag-new year na. I hope na salubungan natin yung taon with good vibes, positive vibes. Yung pagpalit ng taon, dala nun yung pag-asa, yung pananampalataya, yung pananalig, yung pagkapit na after all this time, after all the rain that passed, there will always be a rainbow. Diba? Wow! Lali! There will always be a rainbow after the rain. Diba? So, we are very much hopeful and we keep the faith na darating yung araw, darating yung January 1, pagpatak ng January 1, umaasa tayo sa mas magandang kinabukasan or mas magandang balita, mas magandang buhay in terms of being normal again. Yung we get back to our normal lives. Not necessarily about finances, but
yung normal na buhay, ang sarap kasi na mabuhay ng normal kang kumikilos, wala kang kinakatakutan, your fears, and of course, masarap na makita ulit yung pamilya to, na nakatira sa malalayong lugar. Yun yung nami-miss ko, na hindi ko na nakikita yung mama ko, hindi ko na uuwian sa probinsya. Same thing with my husband's family, hindi namin sila nakikita, hindi kami nakakapasyal. And those were the things that we missed. But we are more thankful dahil until now, we get to survive and we are about to celebrate the new year! And yun yung mas importante, we have to be healthy, we have to be ready as always. Kaya naman mga mommies, in advance, gusto kayong batian ng happy, happy new year! Have a blast, or no, happy, happy new year, and let's hope and pray for a better year this time, and a better 2021 for all of us. So, that's it for today, mga mommies. Thank you for watching this video. Till my next vlogs. Bye, mga mommies! Thank you.